So yun, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. This is EXLBIN TV. Ngayong araw ay mekaniko muna naman muna tayo sa itong Mawer na GX Honda GX35. Ayaw mandar. Medyo luma na. Kaya ayaw mandar. Ngayon, samahan nyo po at panoorin at ituturo ko kung paano ayusin ito. Step by step na iti-check natin kung ano ang dahilan bakit na ayaw mandar. So, hala oh. So yun, check natin kung ano ang problema. I-check natin yung kanyang carburetor. Ito ang dahilan bakit ayaw mandar kasi ang kanyang ano dito punit na, dapat hindi ito mapunit kasi bago mo sa pandarin ipampo muna ito para ang gasolina umakyat. So yeah, yan punit sa kabila. Kunin muna natin ang kanyang carburetor. Kasi sa matagal na stock ito, kaya na-expire yun, napupunit. Ganyan ang sakit ng GX35 pag pinababayaan mo. Minsan-minsan mo lang gagamitin o basta sa pabaya, kailangan pandarin mo siya minsan kahit na hindi mo siya ginagamit. Itikas na ang mga hose. Sa dahilan nito sa pagkaka-stuck. Ayan guys, so punit na siya. Nag-expire na to. Punit na. Eh dito sa aming lugar wala namang mabili nito na ganito lang. Dapat ito talaga buong carburetor. Kaya yun na, binila na namin ng bago. Ito. Bago. Yun. Dita natin tapos i-testing natin yung panda rin. Ayun natin itong kanyang gasket. Gasket, paper gasket. Tapos itong kanyang keyboard. Ganyan lang. Simply. Tapos kapit na natin ang kanyang carburetor. Lagay natin yung kanyang mga hose. So yun guys, testing natin. Pasensya na kayo kasi video maingay dito sa amin kasi Christmas na. Maraming nagbibidyo ke. Sana hindi tayo ma-copyright. Ayun testing na natin to. So yun guys, ibalik muna natin itong kanyang takip dito sa carburetor.
tapos bago natin pandarin gumba natin to. Ayun oh, bilis na oh. Bali ito kanyang return to. Pag binumba mo, babalik dito ang gasolina. Takpan muna natin, baka makahikop ng dumi. Ayun, i-testing natin. Ayun. One click. Ang kanyang andar, bali ito dati na overhaul ko na to, palitan ko na to ng ring at saka yung barbula nya naihasa ko, hindi ko lang na-videohan noon yun o, ay make off. Yun o, umiikot ng kanyang blido. Sana pa kung mayroong bilan nito, yung ganito lang. Okay ko sana to. Ang problema wala. Kaya yung bago. Bago na kaburado na lang ang binili. Ganito rin lang naman palagi ang mga sakit nito. So, kaya minsan kanyang CDI dito. Wala ng kuwerte o di kaya ito. Yoyo kung baga patakan na yung pagpandar start o di kaya kanyang kontrador, tapos dapat bago ka magamit ito kasi 4 stroke siya, i-check mo muna ang kanyang langis. Kunti lang naman ang langis nito, siguro mga kalahati ng tuti, yung maliit na bote na tuti yan lang naman, konti lang siguro sa isang litro pag nag-change oil ka mga 4 o 3 tatlong gamit mo siya maubos dito ang isang litro. Ayun o, na bali yung mga bolt dito to straight, kaya malian na lang nila ng mga tansi. Tapos yung pinaka maintenance niya din, bali itong kanyang clutch shoe dito at saka doon yung kanyang blade o kanyang tamsi ang ginagamit doon, kasi ang manandam mo naman na maninipis ang minamawir dito. Ayan o, ganda ang kanyang andar o, parang bago pa. Medyo may usap sa kante kasi ito na hindi nagamit, siguro mga 2 weeks o dito lang alam, mga ilang weeks bago napandar ko kasi nakastop doon, ayaw kasi yung manda dahil lang dito sa kanyang kamundo na sira ito, expire na expire. So, subukan natin ipatayin at tapos ipandarin natin ulit. Pero ko dito na nagbusan ng langis at saka yung kanyang ring na na-stack up. Yung may general ko dito na napakita ko noon, siguro mga 2 months o 1 month na bago pa yun. Ito Honda GX35 nito, original ito. Yeah.
ulit na thumbnail yun. Dito to. Yan ang kanyang gusto to. Yun, hanggang dito na lang ang video ko ngayon. Sana ay mayroon kayong idea na naituro ko din sa inyo. Mga idea na kahit konti lang na idea na i-share ko din sa inyo ang mga dahilan kung bakit ayaw umandar nito. Bali itong ginawa ko ngayon, bali simpleng turbo lang ito. Kasi yung carburetor lang naman ito. Sana ay meron din kayong natutunan na naisir ko sa inyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you on next my vlog. Bye bye.